Magandang hapon po, no? So, ngayon ay nasa 2 PM na po tayo, no? So, yung bagyong ODETTE daw po ay magla-landfall na, no? Ngayong 4 PM, no? Sa Bohol. So, mamayang gabi, expected na po namin na yung bagyong ODETTE po ay magla-landfall na din po dito sa Cebu. No? So 2 PM pa lang pero napakalakas na po, no, ng hangin, no. Oh. So sobrang lakas na po, no, yung mga hangin natin. No, yung mga niyog po ay nagsisibagsakan na po. So, masyado na pong malakas, no? So, hindi pa ito yung totoong hangin, no? Na ating hinihintay. So, dahil super typhoon po si ODETTE, so expect po natin na may malaking damage po, no? Ang ating mararanasan po, no? Sa ating ampalaya. So kanina po ay pinitas ko na po yung mga bunga ng ampalaya natin na pwede pa po mapakinabangan. So sa ngayon po ay talagang palakas ng palakas na po, no, yung hangin. Kaya wala na po tayong magagawa po, no, sa bagyo, kundi palipasin na lang po natin, no, kung after ng bagyo saka po tayo magpapatuloy, no, sa ating mga tanim kung may maiwan pa ba, no. So sana po, no, na may matira pa po, no, na mga ampalaya sa ating mga tanim. So ngayon ay mga 2 PM, no. Mamaya makuha ko ng video, no, mga mamayang gabi, no. So update na lang po tayo, no, sa mamayang gabi kung ano ba talaga ang posibleng mangyari, no. So napakasakit po, no, na pagmasdan o masilayan natin yung ating mga tanim na pinagpaguran, bigla lang babagsak, no, sa isang iglap dahil sa bagyo. So guys, nasa 5:30 PM na po tayo, no, ng hapon. Pero napaka dilim na po. Ang lakas ng hangin sa labas. So ngayon po guys, mga 10 AM, 10 PM pala, no? So kanina ang lakas talaga ng hangin, ang hangin na dala ni ODETTE, no? So ngayon medyo humina na po, no, yung hangin, mga around 10, pero may bugso pa rin ng mga, may ulan pa rin, no. So ating pagmasdan po, no, ang mga paligid natin. Oh, napaka dilim, no? So dito lang, dito sa ano, harapan ng bahay namin ay malaking akasya po, no. So maraming mga sanga po ang nabalik. Magandang araw po, no. So ngayon ay December 17, 6 AM, no. So dumaan na po si bagyong ODETTE pero kagigising ko lang. So subukan nating tingnan, no, ang ating ampalaya sa likod.
Pero kagabi, sinilip ko kagabi pag nung nakadaan na si ODETTE. So, nagsibagsakan na po ang mga kahoy sa likod. So, sa ngayon, atong tingnan, mas malinaw po ang kuha natin sa video. So, samahan mo ako, no? Samahan niyo ako guys sa pag-ikot. Ikot-ikot sa likod. So, ito po, no? So, ang mga bubong po, no? Ng ating kapitbahay. So, nagsiliparan po ang mga bubong. So, yung mga bibi ko, at least may mga itlog pa din, no? Na makuha. So, kunin natin yan mamaya. So, madaming niyog. Nagsibagsakan po ang ating mga niyog. So, yun ang ampalaya ko. Wala na, wala na. So, talagang totally nabagsakan po ng niyog ang ating ampalaya. So, ngayon, tingnan na lang natin kung may mga ma-save pa pala. Tulad nito, oh. So, i-save na lang po natin to, ang palayang ito. Pwede pa itong maibenta. So, at least, ang iba, maganda pa naman yung ang palaya natin. So, pwede pa natin itong maibenta. Ma-save pa natin to. So, yun, ang iba. So, sayang, no? Napakasayang po ng ampalaya natin na bumagsak po, no? So, napakalaking damage po talaga ang mga ganitong mga pangyayari. So, sayang na sayang talaga, no? So, expected ko pa na kikita pa tayo ng mas malaki sana dito sa ating ampalaya. O, wala na. Ubos na yung mga kahoy po, no, na nakaharang po sa ating tanim na ampalaya. So, ganun talaga yung buhay magsasaka, no? So, ang lesson natin dito kapag may ma-harvest po tayo, no, mag-ipon po tayo. Iponin po natin yung mga kita ng ating mga na-harvest po, no? Para kung sa ganon merong mga ganitong pangyayari, tayo po ay makakabangon muli, no? So ako naman po ay nakapag-ipon naman po sa mga lahat ng ating naibenta sa ating mga ampalaya dito, no? So yung mga naipon ko at yung mga naging profit ko o income maliban po sa capital, yung capital ko po ay bawi ko na, gagamitin ko na naman po yon para sa ating pagtanim, no, by this coming next week. So ngayon magpe-prepare muna ako sa paglilinis, no, at saka ating i-prepare ang land preparation muli at ating tayo ay magtanim muli. So yun, so yung bahay namin, no, dahil may bahay na naka no, so hindi ganong natamaan po, no, ng hangin. So yan po, no. So sana po kayo diyan mga magsasaka. Sana po ang ating mga magsasaka din po diyan, no, muling makabangon muli. So magandang araw po. It's me again, Kuya Lou.